Sinusubuan ka namin, sir, pag kumakain ito. Kana. Ay, anong pangalan mo? Risa po, Uncle. Ha? Anong pangalan mo? Hindi na po mapansin. Yung pangalan mo daw. Hmm? Hindi niya kilala, sir. Itang, sabi niya sa pangalan niya, Risa, kasi Itang daw. Hmm. Anong pangalan mo, ha? Anong pangalan mo daw, anak? Kina. Pwede ka ba namin makausap? Ha? Ganun na po. Okay lang. Pausapin ka daw si Tito. Hmm? Ganun na. Pwede ka namin makausap? Pausapin ka daw si Tito. Ha? Okay. Ha? Pwede? Sige, anak ko. Pwede ka namin makausap? Ha? Ganun na. Pala. Pwede? Bakit daw po? Ah, bakit? Sir. Ano pa lang namin, kakausapin ka lang namin. Bakit daw po? Paya daw. Sige, kausapin ka daw nila dito lang ako. Okay, okay lang? Gina ka. Ha? Gina ka. Sasunod ka. Gina. Ayusin mo mag-upo mo ah. Nay, ano pong pangalan niya? Risa, madam. Ilang taon na rin po siya, Nay? 19 na, madam. 20 niya sa Abril. Bakit ano pong nangyari kay Risa, Nay? Kwan kasi noon maliit siya, madam. Kwan, special child bureau, premature kasi siya, madam. Lumalangoy sa loob ng job kasi noon mayumun niya. Hanggang ngayon, sir, ipina-check up namin mayumun niya. Diyan pa lang yung sita niya, madam. Yung sita ming lahat. Kasi may ano kami lahat. Bali, inborn na siyang ganito, Nay. Hindi namin nakilala, madam. Pero noon bagong panganak, pero sa paglaki na niya, ganito naman na. So hanggang ngayon, pneumonia siya? Oo, sir. Hindi pa na matagal na pinasikap namin, sir. Andiyan yung resita niya. Resita namin tatlo kasi pare-pareho naman kami na magkita. Sige na. Ayun kung pinipicture ang kanila natin. Ito. So, bali, ano, bali, ilan ang anak mo, nanay? Dalawa lang po, sir. Lala. Dalawa? Oh. Inasa ni isa? Na... 22, sir. Ay, lalaki po ba, eh? Lalaki, sir. Lalaki. So, kayo, nay, anong ilan taon na kayo? 57 na, sir. 57. Oh. Ikaw, tatay? 59 na, sir. 59. So, ano po bang hanap buhay niyo? Sir, eh, caretaker lang kami dito, sir. Caretaker? Oo. Eh, kahit bukod sa pagka-caretaker, ano pa yung ibang pinagkakitaan mo, sir? Sir, pag mayroong kwan, magpapulak ng kahoy, magpagawa ng kulungan ng manok, minsan wala. So, dati saan kayo nakatira? Sa barrio, sir, pero ano eh, kubo-kubo lang na kubon, sir. Butas-butas na kasi katagalan namin na dito, magtatatlong taon na po kami, sir. Mm-hmm. So, kaya mas maganda pang manirahan muna dito kaysa doon? Oh, kasi malayo, sir. Bukit na nga. Bundok pa. Ah, bundok pa. Kasi sa pilapil to, sir, hindi gaano kwan, pinapasan lang niya. Hindi gaano magadaan sa ano. So, mahirap talaga, ano? Hindi siya makalakad. So since birth ba na ano na siya? Ganyan na siya? Opo, sir. Inborn na? Opo, sir. Over sa gamot yata, sir. So inborn na siya. Ito niya, puro kwan.
So magmula ilang taon siya, doon yun na napansin na ganyan na siya. Hindi na nakapag-aral siya. Ay, hindi na siya nakapag-aral. Nagulat sa katatama ng injection. Ay, puro injection. Opo, sir. Ayun. Ayun, nagsasalita na siya ng ano, nagmumura, ng masama, ganun. Kapag sinusumpong? Opo, sir. O ano pa bukod doon? Ano pang nangyayari sa kanya? Ano na, sir? Wala na. Yun lang. Ang sinasalita niya. Kami, hindi niya kami po siya kilala, sir. Tapos? Ayun. Lahat na ano, bira lang ng alam ni kilala niyang tao. Mismo kayo? Hindi kayo po ilala? Hindi po, sir. Yung papa niya nga, imbis na William, sir, iyam sa amin yung gano'n. Kapatid niya, hindi niya po kilala. Hindi niya rin kilala? Hindi, sir. Huwag kang sasabihin. Oh, mas gustong-gusto ka niya, no? Ni, ano? Biyahan mo lang, nanay, biyahan mo lang. Okay lang po. Okay lang, okay lang. Buti hindi po nananakit si ano. Hindi naman po, madam. Hindi po siya nananakit. Hindi, madam. Yan lang. Sumandi-sandi sa akin. Tinutulak niya ako. Ganun. Try mo nga, ano, comrade. Tan mo anong pangarap niya, ano? Anong gusto mo paglaki mo? Nahihito tao. Oh, bakit ka lang sumasandi kay tita naman na? Ayos lang po na eh. Oh, yan, no? Mas gustong-gusto ka niya. Oo nga. Yan. Gusto mo ba si ate mo? Ha? Gusto mo ba si ate Altea? Ha? Oh, gustong-gusto ko niyo. Eh, paano pagkakain, nanay? Marunong ba siyang kumain? Sinusubuan namin, sir. Sinusubuan ko, sir. Ay, hindi siya marunong ano, kumain ng mag-isa? Marunong naman minsan, sir, pero minsan hindi. Pinagpapasubo siya. So, paano na eh, halimbawa, ano, eh, medyo matanda na kayo. Kung sakali man na, ano, sino mag-aalaga sa kanya? Naiwan ko lang, sir, kung papayag yung mga pinsan niya, gano'n, o, no, kaya hindi sila papayag sa, ano, na siguro. DSWD. DSWD, gano'n na lang gagawin niyo. Halimbawa, mahina na kayo. Opo, sir. Hindi naman natin inaano sana yan, ano. Kasi, darating din yung araw na tatanda rin sila nanay, tsaka si tatay. Mahina din. Papano si, ano? Si Riza. Si Riza, no? Ang gusto mo laruan? Ha? Suma? Kawawa naman si Riza, hindi siya nakapag-aral. Kahit hindi niyo pinag-aral sa special child na ano, school? Hindi naman siya nga, Sir Garib, kasi hindi niya siya marunong magsalita, sir. Hindi, merong ano eh, merong... Merong paaralan para sa kanila. Ayaw naman siya. So nanay, tumatanong ko lang, meron pa bang, may iniinom bang maintenance ng gamot to si Riza? Hindi ko nabili lahat, sir, kasi wala akong perang ano, sir. So ano ba dapat ang bibili na gamot, para saan gamot yun? Hindi, patingin nga yung mga, ano, yan, yung mga... Ito po yung reseta ng anak ko, sir, kasi wala kaming pambili sa pinukul lang kami. Para saan niya, nanay? Para sa pneumonia niya? Opo, sir. Ilang klase ba ng, ano, comrade? Di ba may pneumonia na... Pag pneumonia na i-co-confine na, meron din naman na pneumonia na nakukuha pa sa gamot. Okay. Tapos may doon din yung pneumonia na kailangan nang i-admit sa hospital. So, kailangan mabili ng gamot din si ano? Si Riza, ano? Eh, bali si nanay, ano po bang trabaho ni nanay? Siya na lang ng panag-asiwa sa anak namin. Kasi hindi ako gaano sa mga magpapagod kasi dalawang beses niya ako na stroke, sir. Ah, may ano ka rin, nanay? High blood ka rin? Opo, sir.
Tapos nga po yung asawa ko, sir, may sakit siya sa puso kasi kaya hindi siya ganong nakakaano din. Ah, okay. So ikaw nanay, bali nagme-maintenance ka rin ng gamot? Opo, sir, nandiyan yung maintenance ko, sir. Lusartan sa umaga, sir, sa gabi, ang lulitin po, sir. Okay. So, ibig sabihin, hindi talaga makapagtrabaho sila, no? Lalo na si tatay, may sakit ka rin pala sa puso, tay. Pwede magpagod, masyado. Maintenance ko. Wala na rin. Sa puso. Pati nga ako, tay. Ito yung maintenance mo sa puso. Ubus na rin. Wala na, sir. Ito. Maintenance sa puso, saka yung... Ah, nagme-maintenance din kayo. So, napaka-ano ng ano nila nanay kasi biruin mo, tatlo sila ang nagme-maintenance ng gamot. Ano? Ito. Pa-hospital ako noon. Sabi nila, pupunta ako ng aking ospital, eh wala naman akong pira. Sabi yung doktor, titikan dalong ako ng gabot. Nung kuwan ko, tikuti lang ang pabinibili ko, wala naman akong pambili, sir. Nung gamot, wala naman akong trabaho. Paminsan, mayroon. Paminsan, wala. So, kailangan mag-ingat din kayo tayo, ano? Kailangan yung maintenance ng gamot. Ikaw din, nanay. So... Tapos meron pa kayong ano, inaalagaan. Sir, pag hindi mo ma-concert, tatakbo sa gate. Ah, lalabas. Oo, lalabas. Tapos hindi mo na mahanapan. Kung minsan eh, nawala yan. Nalais yan, madam. Nung naibat ito, ano? Nung inanap namin, napon na, doon sa... Doon yun na nakita. Ibang barangay. Ibang barangay na. Barangay. Buti nahanap niyo pa. O sir, mayroong nagsabi sir sa akin na anak mo yata yung nakasalubong ko, ika. O sir, kanina pa namin inahanap. Tara na, baka sakaling mahabol pa natin. Pumunta kami, tama-tama. Malapit na sa... Apon na mga last 6 na sukuro. Okay. So ikaw, nanay, ano yung mga nararamdaman mo ngayon pag halimbawang inaatake ka ng high blood mo? Kung hindi ako nag-uminom yung maintenance ko, sir, medyo mahihilo ako, sir. Nihilo ka? Na dalawang beses na ako na-stroke, sir. Pangalawa, naanuhan daw ako ng bunganga. Maagapan. Ako, sir. Okay. Nirisitaan pa ko yung doktor ko, sir, ng ano, masabi ni yung doktor ko, ano daw, magpa-ECG daw ako, x-ray, ano dyan yung mga resita ko po, sir. Pero hindi ko nakukuha dahil wala akong pera. Hindi ko nagagawa. Okay. Gano'n po kahirap, nanay, na ganyan, meron kayong mga sakit. Tapos si, ano pa, alagain mo pa. Kung... hindi ko kaya na sir siya na itong asawa ko, sir, siya ang maglalaba lahat ng ano ng kusina siya. So, gano'n naman kasakit, nanay, na meron kang ano, ganyan, na nagkaroon ka ng anak na medyo may kapansanan? Kasi nun maliit sa siya, hindi namin siya na alam na gano'n siya. Nun paglaki na niya, ganyan na siya. So gano'n kasakit, nanay, na mangyari sa inyo yung ganyan? Masakit, sir. Nalulungkot kami, sir, na ano kasi wala siyang mag-alaga. Dalawa lang sila na magkapatid. Uh-huh.
Ito yung lang nagiging laruan mo. Ano, may gusto kang laruan? Ay, wala. Ano na lang ginagawa mo dito? Ganyan na lang. Gusto mo lumabas? Oo, oh, labas kayo ni ano, Ate Altea. Ha? Gusto mo mamasyal? Nihiya siya yun. Nihiya. Halika dito, kausapin mo ako. Nihiya ka? Ha? Bigas na nanay. Konti na lang po yun, sir. Wala na. Ba't ulam? Wala rin kayong ulam. Ganito lang yung ulam namin kanina, sir. Bakit naiiyak ka, nanay? Ito anak na mo. Bawal ka mangga kanun eh. Wala kang paulang kayo, no? Kaya yun, no? Ganito kanina, sir, kasi wala kaming ulam, sir. Ba't wala kayong pambili? Wala, sir. Ika na, nakakaanaw. Ika na. Ika na, mangga na kanun eh. Ito rin daw walang asobo. Eh, pag minsan nanay, pahirapan talaga ito subuhan. Minsan na lang sa puso niya, matusubo minsan. So, pag sinusumpong lang siya, ganyan. Paano nanay, pag halimbawa, anong papaliguan mo siya, ganyan? Papaliguan ko, sir.
Paano? Kahirapan din, ganyan? Hindi naman, sir. Gusto naman niya sa paligo. Pero minsan, mahirap siya pisan kasi ayaw niya po papayag niya sa sir. Parang katulad niya, tinusumpong yata siya. Wala kang mabili ng gamot. Ah, dapat ba mabili siya ng gamot? Sa pneumonia niya. Dito niya pa sana, pero ayaw matulog ng tanghali. Matulog sa gabi. Excuses. Paggabi, late na rin siya natutulog. Pag-alabi na natutulog. Gabing-gabi na, sir. Gabing-gabi na natutulog. Gaganyan lang siya. Yan lang, paglaro na lang ganyan. Bale, pasok tayo dito sa bahay nila, nanay. Ano po pangalan niyo ulit, nay? Susana. Ayan, talaga. Pasok tayo. Ito, bale, pagpasok pa lang natin is higaan na nila. Nay, napakaliit po ng space dito. Ano po ba to dati? Dati, bodega po yan, madam. Bale, dito na lang po kayo pinutuloy. Opo, madam. Dito lang po natutulog pa dyan, madam. Kaya ayaw na ayaw ko sana na narito na kami, madam. Tsaka bali, wala din lagayan ng mga gamit sila nanay. Bali, karton-karton lang. Sa ano po na, sa kuryente po? Sa kay tita ko po, madam, pero yung nanggagaling sa kanila na bay pang tatlo, madam, eh, ano, dyan pa nanggagaling yung bayan namin sa kuryente tubig, madam po. Magbali, magkano po binibigay nila nanay? Tatlo lang po. Tapos dun sa 3,000 na yon, na doon na rin po yung pangbayad nyo ng bills. Opo, madam. Saka, ano, tubig po. Bills sa tubig, madam. Bills sa kuryente po. Tsaka, isa lang din yung gamit nilang ilaw. Bali, walang kagamit-gamit sila, nanay. Walang mga appliances. Opo, madam. Naisa naman po kayo nag-CCR. Yan po, madam. Sa dyan po. Kay tita ko po, madam. Nakiki-CR lang opo, po kayo. Madam. So, ito na eh. Ito na rin ba yung pinaka-kusina nyo? Opo, madam. Bali, saan din po kayo nagluluto, nay? Tara, nay. Bali, dito nagluluto sila, nay. Alam nyo mga katoto, kahit sino pa ang iboto nating presidente kada 6 na taon, walang magbabago sa ating lipunan. Walang magbabago for the better. Teka, maingay. So again, uulitin ko, kahit sino pang presidente ang iboto natin kada 6 na taon, walang magbabago sa ating lipunan for the better. Dahil ang ating walang magbabago dahil ang ating political, kultural,
economic at cultural na istruktura dito sa ating bansa ay nananatiling bulok at baluktot. Mga katoto, ang natatanging solusyon upang tayo ay makaahon mula sa burak ng kahirapan ay ang isang progresibong revolusyon. Isang progresibong revolusyong pangkultural, pangsosyetal, pang-economic at pang-political. Yan ang kailangan natin sa ating bansa. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ito na, meron kaming ano, meron kaming dadalang regalo sa inyo, ha? Ayan. Hindi lang isa yan, na, may kukunin pa ako sa labas, ha? Sige. So ito po, Nay Tay, may pinabibigay po si Comrade Mark at ang ating mga contributors para po sa inyo. 5 sacks of rice po at laking tulong na po yan sa inyo, Nay Tay. Salamat po, Madam Sir. Salamat, Sir. Madam. Oh, may 5 sacks of rice na kayo, Risa. Yan, kasi ano, wala talagang ibang trabaho sila, Nanay at si Tatay. Yung nga, kagaya nga ng sinabi nila, mas gugustuhin pa nila bumalik sa bundok sa manirahan dito sa patag, no? Dahil bakit doon, Nay? Kahit pa paano ba nakakapagtanim-tanim kayo doon? Kuwan lang, Sir. Kaya din siya ng mga kahoy, gano'n. Ah, at least doon may makukuhanan talaga, no? Minus, Sir. Ayan, so... Kasi dito, Sir, makarinig pa kami ng galit, gano'n, pag dumain kami ng pera sa tita po kasi... Yung kuryente nila, wala naman kami babayad pag okay. May utang pa nga kami sa panel ko, Sir, na 1 buwan. Hindi pa kayo nakakabayad? Hindi pa, Sir. Okay. Tapos, ayan, kailangan pa nila ng gamot. Mm-hmm. Sige, ito Nanay, ha? 5 sako ng bigas. Yan. Sir, thank you, Sir. Maraming salamat. Madam. Welcome po, Nanay. At si, si Risa, no? Sana... kahit pa paano makapag-aral-aral sa ano. Mm-hmm. Yan. So paano, Risa? Mauna na kami, Risa, ha? Babay na kami. Paalam na kami. Bye-bye. Babay na. Bye-bye, Risa. Ayun, no? Gustong-gusto niya si Comrade Altea, eh. Ayan. Sige, kahit pa paano, nakangiti na rin si Tatay, oh. Maraming salamat na po, Sir, Madam. Welcome po, Nanay. Deserve nyo naman po na makatanggap ng ganyang regalo. Okay? Po, so, kahit po paano, Nay, makakaraos-raos kayo. Po, Sir. Sige. Tama, Nanay. Baka ma-high blood ka pa. Oo, Nay. Tears of joy na yan, Nay. Ano pa naman? Delikado pa naman ang high blood. Sige. So, ingat lang, ha? Tapos si Risa, ang tabayanan nyo. Po, Sir. Sige. Eh, paano? Mauna na po kami, Nay. Congratulations. Okay, bye-bye. Salamat po, Sir. Welcome po, welcome. Yeah. And good morning, Ann. Hi, Karen. Kumusta? Ito po, okay na po. Nagbalik study na po ako. Good to hear yan. Good news. So, nag-aaral na si Rose Ann. Magawa po akong ngayon ng
assignment. Okay. So, pero tuloy pa rin ba yung work mo? Apo. Nag-aaral pa rin. Nag-aaral pa rin. Nag-trabaho pa rin. Sige, matanong lang namin, ano pa yung mga kailangan nyo dito? Ayoko. Ha? Ano pa? O, nakabili na kayo ng ano? Mattress. Okay. Yan. Tapos drawer meron na rin drawer. Then, may dish cabinet na din. Okay, may dish cabinet na rin. So, ano na lang kailangan nyo? Ano pa? Sabihin nyo na. O, sige, ganito na lang para ano. Pwede ba kayong sumama sa amin? Ha? Punta tayo sa ano? Sa bayan. So, mamimili tayo kung ano man ang kailangan nyo pa. Ha? Opo. Sige. Okay. Tara, tara. Tara, tara. Let's go, let's go. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ano pa ba yung mga kailangan nyo? Ha? Sige, check nyo lang kung ano pang kailangan nyo para mabili natin. Kasi pinabalikan kayo sa amin ni Comrade Mark at ng ating contributors. Para tanungin kung ano pa ba yung ano kailangan. Sige, start na kayo. Kaldero. Kaldero po. Wala kayong kaldero. Dito kasi kami nakapit. Sige. Yan. Kaldero. Makawali. Okay na yan. Sige, check mo pa kung ano pang ano. Ayun oh, volleyball ka rin ah. Bola ng volleyball, gusto mo ba yan? Sana po. Sana? Sige, kunin mo na. Para may libangan kayo dun, ano? O, sige. Lagay mo na sa basket mo. Sige. Ano yan? Mga baso. Apo. Plastic na lang po para hindi mabasag. Sige. Para makatipid po. Hindi, sige. Okay lang. Kahit ano. Sige. Ayan. Sige. Dagdagan niyo yung plato niyo.
gusto niyo electric fan, pwede. Mamili ka na. Pili ka na dyan sa dalawa. O, ano bang gusto mo dyan? Ito, 988. Ayan. Ano, sige, pili ka lang. Para medyo malakas-lakas ng electric pan nyo. Ito na lang po para sa inyo po. Ito? O, sige, pakuha na natin yan. Kuya, pasis. Ah, meron naman yata ang ano, may extra yan. May pupulot daw tas. Sige. Ayan si Rose Ann. May naano na, napili ng mga ano. Okay ba yan para sa pag-aaral mo? Yes, po. Ito po paglagyan natin na. Ah, okay. Mga ginawa ko, arts. Kung mahilig ka rin pala mag-ano, mag-pen. Sige lang. O, kuha ka pa. Sige. Kape. Kape. Sige, kuha ka. Bebenta ko na lang. Sige ah. Nasa iyo na yan kung kakainin nyo o ibibenta nyo. Sige. Ayan, no? Oh, mga tayo. Wala naman. Sige, sa'yo yan sa akin. Kaya ako po. Sige, kuha ka lang. Kuha ka na lang sa tiglima. Ayan. Nagdagan po pa ng tatlo yung corn. So, yun. Nahiya siyang kumuha ng marami, kaya pa isa-isa yung kinukuha niya. Okay, good tayo. Let's go, let's go. Ayan, no? Mahihain talaga to si ano, eh, no? Si Ann, eh, no? Dagdagan mo pa yung mantika niya. Ayan. Ay, tingnan mo si Rose Ann doon, no? Busy-busy na, oh. Busy-busy na siya doon, no? Ano, ano? Gagawin ko na lang paninda. Ay, gagawin mo na lang paninda. Okay lang naman, no? Wala namang problema. At least para doon ka na lang sa bahay nyo, di ba? Para study and bahay. Yes, oo. Oh. Sige, para sige. Para hindi ako mag-work. Sige, sige. O, kuha ka na ng paninda mo. Wow! Ang dami naman. Wow! Sige, sige. Enjoy lang, enjoy. Enjoy. Ayan, napakadami naman, oh. Ayan, sige. Pakainin mo yung aso. Kawawa naman. Kain ka dito. Ayan. Sige, lagay mo. Budan, pati yung... Baka naiiyak. Di parang may sakit siya eh. Oh. May sakit. Sige, kain na. Choo! Kain na, choo! Na, ano siya na, tatakot siguro. Kain ka na, kain, kain. Ayun, kumakain na. Ayan. Kain ka lang, kain, kain.
Sige, kain ka na, kain. Ayan. So, worth 16,200 Rose Ann ng mga groceries para sa inyo, ha? Ayan. Sige. So, pasok na muna natin sa loob. Halika, halika. Ayan, so Rose Ann and Ann, pinababalik kami ni Comrade Marco pang ibigay itong mga ayan, mga regalo para sa inyo. Usan na natin. Ayan, may kaldero. Ayan, so, ayan yung mga napili nila, ano, nila Rose Ann na kailangan pa nila. Ayan. May mga plates, kutsara, baso, tawali, okay. Panggana. Sige, bakit kailangan pa yan ni Anna, ni, ano, no, ni Rose Ann? Sige, para saan? Wala po, paglagyan ng platong. Ah, okay. Pag maghuhugas ka. Sige, pakilagay na lang muna doon. Ito naman yung mga school surprise na mga pinili nila kanina. Ayan. Dahil nag-aaral na si ano, Rose Ann. Ayan. Napakadami naman, no? Para hindi na sila bumili pa. Oo. Sige. Ayan. Yung kapatid mo bang bunso, binilan mo ng school supplies? Yes. Meron okay. Naman, ano? Saka isang kahong ballpen. Okay. And sige. And notebook and correction tape. Okay. Sige. Sunod ko na rin to. Ayan. Ito, kumuha din siya ng drum, tsaka, oh, ipang laro ni Ann. Wow, bola ng volleyball. And then ito, oh. Tabo. Tabo, yan, okay. Tapos, ito pa, ito pa, ito pa. Ay! Sige, open na rin yan. Hindi na magkasya dito. Oh, hindi magkasya. Ayan, isang kahong dilata, iba't ibang klase. Wow, dami naman yan. Yes. May mga sardines, meatloaf, and may mga luncheon meat din silang binili kanina. Hindi, kasi ang balak ni Rose Ann, ano niya, ipapaninda niya para daw hindi na daw siya ano pumasok, ganyan. Para, sa ano, trabaho, no? Oo. Sige. Para pagkatapos ko ng school, open to house na. Wow! Sige, sige. Oh, other box naman. Napakadami naman, no? Oh. Ayan, isang kahong. Wow. Picture it today para sa paninda ni Ann. Wow. Sige. Ibang klase, mga junk food. Ano mo nga, comrade, tanggalin mo nga yung ano niya, yung tali. Ayan, marami yan. Ayan, sige, open mo. Ayan, may mga tinapay pa dito okay, sa loob. Okay, halo-halo, may mga biscuit. Yes. Ayan, tinapay. Ayan. And then, may mga ketchup din siyang para sa paninda niya. Mga condiments. Yes. Oh, mga condiments. Okay, sige. And other box tayo. Next box. Ayan. So, napakaswerte nila Rose at saka ni ano, no? So, Ana, no? Pang ilang beses na ba? Pang apat. Yes. Ayan, ito pa, may mga sukat toyo. Ayan, so panindang-paninda talaga yung kinuha ni ano, Rose Ann. Yes. Ito, binili ni ano ni Ann. Ay, kain sige. Niya daw. Ano nga yan? Ay, mga... ano yung mga ano, kinuha mo? Mga noodles. Ayan, may mga ayan, tingnan juice. Natin. Okay. Mga kape. Wow. May magkape dyan, bumili na. Ayan, napakadami, oh. Ayan, napakarami. Saan napakarami kape? Wow. Ito pa, may mantika doon sila. Sige. Okay. So, other box ulit. Next box, next box. Ayan. Next box, ito na. Hindi na magkasya sa inyo. Ito pa. Ayan, pang personal hygiene naman. Ay, mga sabon. Mga powders. Ito, toothbrush. Para sa kanilang tatlo yan eh. Ayan. Sige. Powder, shampoo. Napakaraming shampoo din. Paminda ni Ann. Sige, pakita mo nga. Labas mo nga lahat muna. Okay. Para makita natin. Ayan. Napakadami yan. Toothpaste and conditioners. Okay. And shampoo din. Wow. Ayan, so super blessed kayo talaga. Rose Ann tsaka si Ana, no? Thank you po, Sir Mark. Ayan. Sige. O, meron pang isang box. Meron pang isa. Ayan. Marami!
Ano naman yan? Ano naman laman ng box na yan? Oh, mga kape again! Wow! Pinili talaga ni Rosan yung mga kape, no? Marami siguro nagkakape dito sa kanya. Sige, yeah, pakilabas yan, comrade. Saka akong kape. Tama! Binagsak mo sa kanya! Sige. Ano pa yan? Yeah. Mga isang kahong kape talaga yan, saka mga gatas. Okay, pakita natin. Sige. Yan. Maraming gatas. Okay. Tamay, no? Wow. Sobrang dami naman. Okay. Siyempre, meron pa. Oh. Ayan. Wow. Brand new electric fan. Ayan. Sige, ano natin yan. Iaayos natin mamaya. Assemble natin. Okay. So, ito, Roseanne and Anna. Sabihin namin ulit kung magkano yung halaga na to na ipinibibigay ni Comrade Mark at ng ating contributors para sa inyo is nasa worth 16,200 pesos lahat ng to, okay? Thank you po. Ano masasabi niyo sa kanila ulit? Maraming salamat po and God bless you. Thank you. Ikaw, Ana. Ba't di ka nagsasalita? Sige. So, syempre, comrade, ano, tayo, gusto rin natin magpasalamat sa ating mga contributors at lalong-lalo na kay Comrade Mark. Ayan. At ito lang, dahil super blessed nyo talaga at deserve nyo mabalikan at maibigay itong lahat ng to para sa inyo, Roseanne. Okay? So, maganda rin balita sa amin na ngayon nag-aaral ka na. Okay? Sige. Sige. Ayan oh, napakadami oh. Wow. And school supplies. Ayan. Hindi na natin mailabas kasi ano. May electric fan. Maano kasi masikip na dito. Oo. Ayan. Pero marami yan ah. Ayan, dami yan. Sobrang dami. Ayan. Okay. So paano? Assemble na natin yung ano mo? Electric fan. Tara. So bali na ano natin, na-set up na natin yung electric pan nila Roseanne tsaka ni Anna. Kasaksak mo nga. Ayan. Medyo mainit yung sa kanila. Okay na? Okay. Yun, lamig. Napakasarap naman oh. Ayan, gumagana na yung electric pan nyo ha. Hindi na maliit, malaki na. Magic ano? Ayan oh, medyo malakas oh. Okay. So that's it. So nabili na natin lahat ng pinapabili ni Comrade Mark para sa kanila at anong pangangailangan nila. So kami, maraming salamat sa inyo. So mauna na kami ha. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Maraming salamat po.
Welcome, welcome. Makakarating sa kanila. Yo, eto na, bagong electric fan. Sakit-sakit na tanong mo kay mapudutan. Para sa mga naulila ni Willie, ako po ay taos-pusong nakikiramay sa inyo. Willie, mamimiss kita. Maraming salamat sa magagandang alaala. Ride on, brother. Ride on. We begin with breaking news. A deadly hit and run, we're told, on the 405 in North Hills. Stu Mandel live overhead in Sky 9 to tell us more now. Stu? Jeff and Susie, this fatal hit and run involves a motorcyclist on the southbound lanes of the 405 freeway here in North Hills. Take a look at that backup. If you know somebody that's traveling through the valley this evening and they're going to be going on the 405, give them heads up. There's plenty of opportunities to get off the freeway. Right now, all lanes closed right there at Roscoe, and the backup continues to build. A motorcyclist was hit and killed on the freeway just past that off-ramp. Right now, California Highway Patrol is investigating all the circumstances around it. There were some witnesses that we're talking to officers. Right now, though, there's the investigation is continuing, and no talk of opening lanes anytime soon out here in North Hills, southbound 405. Live in Sky 9, I'm Stu Mandel. Back to you two in the studio. All right, Stu, thank you. CRG din, ha? Yeah, pero 196 daw yung dalawa doon sa Bombay. I guess I paid 250 yata, 260. Sa CRG levers mo? Itong CRG na yan. Cycle went down and he died. Fatality.
I started riding when I was 11 years old back in the Philippines. I came here in the United States in year 2000. I started riding here in this country back in 2008. So 5 years now. So how would you rate yourself as a motorcyclist? How would I rate myself? In terms of skill level. Well, wow, that's a tough question to answer. Let's say out of 10, maybe 6 or 7.